Pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya'y hinihintay nila. Dumating noon ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay. Sa pagkatangkay sa isa niyang anak na babae na maglalabindalawang taong gulang na, ay naghihingalo. Habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, sinisiksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ninuman. Naubos na ang kanyang kabuhayan dahil sa pagpapagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, "Sino ang humawak sa damit ko?" Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, "Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao." Ngunit sinabi ni Jesus, "May humawak sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin." Nang malaman ng babae na hindi pala may lilihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ang naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya'y agad na gumaling. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Makakauwi ka na." Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang inyong anak," sabi niya kay Jairo. "Huwag na po ninyong abalahin ang guro." Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag ka nang mag-alala. Manalig ka lamang at siya'y gagaling." Pagdating sa bahay, wala siyang isinama sa loob kundi sina Pedro, Juan at Santiago at ang mga magulang ng dalagita. Nag-iiyakan ang lahat ng naroroon at kanilang tinatangisan ang patay. Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag kayong umiyak. Hindi patay ang bata. Natutulog lamang." Kinutya nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, "Ineng, bumangon ka." Nagbalik kang hininga ng dalagita at ito'y bumangon. Pagkatapos, pinabigyan agad siya ni Jesus ng pagkain. Gulat naman ng mga magulang ng bata. Ngunit pinagbilinan sila ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang pangyayaring ito. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa paghahari ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, "Huwag kayong magbabaho ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, bag, tinapay, salapi, o bihisan man. Makituloy kayo sa sinumang tumanggap sa inyo at manatili kayo sa bahay nito hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang yon. Kung hindi naman kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila." Saan man sila mapunta, ipinapangaral nila ang magandang balita at pinapagaling nila ang mga may sakit. Ang mga nangyayari ay nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea. Nabagabag siya sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan na tagapagbautismo. Sinasabi naman ng iba, nagpakita si Elias. May nagsasabi pang, ang isa sa mga propeta noong unang panahon ay muling nabuhay. Ngunit sinabi ni Herodes, pinapugutan ko na si Juan. Sino kaya ang lalaking ito? Marami na ako nababalitaan tungkol sa kanya. Kaya sinikap niyang makita si Jesus. Pagbalik ng mga apostol, isinalaysay nila kay Jesus ang lahat ng kanilang ginawa. Pagkatapos, umalis si Jesus kasama ang mga alagad papunta sa bayan ng Bethsaida.
Sinundan siya ng mga tao nang malaman ito. At malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Tinuruan niya ang mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang malapit ng lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12 at sinabi, "Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid. Nasa ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Sumagot naman ang mga alagad, "Wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong ito?" Halos 5,000 ang mga lalaking naroon. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo ang mga tao ng 50." Pinaupo nga nila ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 at 2 isda. Tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Silang lahat ay nakakain at nabusog. Nang ipunin ng mga alagad ang lumabis, nakapuno pa sila ng 12 kaing.